Sitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos na tumatanglaw sa bawat puso naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagpatuloy natin sa panahon ng Adbiyento, buksan natin ang ating mga puso sa pag-ibig ng Diyos habang ating pinaghahandaan ang pagdating ni Kristo sa ating mga buhay. Ang mga kandila sa koronang ito ay paalala na si Jesucristo ang dumarating upang puksain ang kadiliman ng kasalanan at akayin tayo sa liwanag ng kaniyang kaharian. Magsupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang isinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon sa ilang. Kumuha kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kalwalhatian ng Panginoon at makikita ito ng lahat ng tao. Ang Panginoon mismo ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gabayan mo kami sa paghahanda sa pagsalubong kay Jesus na dumarating sa aming buhay. Tulungan mo kaming maghanda sa pamamagitan ng pagtalikod sa aming pagkakasala at pangungumpisal ng aming mga kasalanan. Alam namin na sa ilalim ng iyong pag-ibig, kami ay iyong patatawarin. Dalisayin mo kami habang aming inihahanda ang aming sarili sa muling pagdating ni Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang liwanag ng ikalawang kandila ng Adviento ay simbolo ng kapayapaang hatid ng Panginoong Hesus. Ang kapayapaang hindi na ibibigay ng mundo, ang kapayapaang nagbibigay kapanatagan at pag-asa. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minahal kong mga kapatid,
Nanawagan si Juan Bautista na magsisi tayo at magbalik loob sa Diyos. Ihanda natin ang daraanan ng Panginoon. Suriin natin ang ating pagmamalabis at aminin ang ating mga pagkukulang. Ang mga bundok ng ating pagmamataas at ang mga lambak ng ating pagkahumaling sa sanlibutan ay balakid sa daraanan ng Panginoon. Isang matuwid na daan ang kailangan nating ihanda sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob sa Diyos at pagpapanibago ng buhay. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay aminin na natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko sila sa pagkaalipin pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahayag ang kaningninga ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw. Huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, naririto ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, iyong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Iyong mga tupay, kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas sa ating lupain ay mananatili
ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Kagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupae bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan, magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo. Huwag ninyong kalimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit, ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay na ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang, hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagtupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na roon. Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo sa mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sa kanya
Diyos niya'y makikita. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na ipapadalang mauuna sa iyo. Iyahanda niyo niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang landas, ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan. Nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkain, balang at pulot pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapa. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Mga kapatid, ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang ikalawang linggo ng Adbiyento. At sinasabi natin na ang Advent is a season of preparation to welcome the Lord who comes to encounter us. No? Isang panahon na paghahanda para sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo sa kaniyang pagbabalik, ang ating inaasam-asam na pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo na mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga, during the first Sunday of Advent, ang tema ng ating Ebanghelyo ay sinabihan tayo na maging handa tayo. Maging handa tayo palagi sapagkat hindi natin alam ang oras o ang araw kung kailan darating ang ating Panginoong Hesukristo. Meaning, hindi natin alam kung kailan ang pagwawakas ng panahon. At ang pagwawakas ng panahon, yan ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Malamang sinasabi mo sa sarili mo, Father, nakailang Adbiyento na po ako. Father, nakailang Pasko na po ako. Father, nakailang Semana Santa na po ako. Pero wala pa rin ang pagwawakas ng panahon at pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Yun nga po yung kapitbahay ko, Father, yung mga magulang ko, namatay na lang sila at hindi pa nila naabutan ang pagwawakas ng panahon at ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ako nga, Father, mukhang hindi ko na siguro paabutan ang pagwawakas ng panahon o ang pagbabalik ng ating Panginoon, baka po mamaya o baka bukas ay mamamatay na rin ako. Diba? Payag ba kayo niyan? No? So, kasi klaro sa ating Ebanghelyo, during the first Sunday of Advent, no? Sinabihan tayo ng ating Panginoon, parati tayong maghanda sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon
kung kailan ang pagwawakas ng panahon. Ang tanong, ano kaya kung ang darating ang Panginoon, ano kaya ang maabutan niya sa iyo? Handa ka na ba? Handa ka na bang humarap sa ating Panginoon? Handa ka na bang humarap sa pagwawakas ng panahon? Kaya magtatanong ka, anong klaseng paghahanda ang gagawin natin o ang gagawin mo habang inaantay natin ang pagwawakas ng panahon at ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi po yung paghahanda na kapag may bisita tayo sa bahay ay naghahanda tayo ng mga pagkain, naglilinis tayo kasi ayaw ng mga bisita natin na mapuna tayo, no? Ano ba itong bahay niya? Hindi naman malinis. Ano ba itong pagkain niya? Wala namang lasa. Hindi ganyan ang klaseng paghahanda na ating paghandaan bago dumating ang pagwawakas ng panahon at ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bahay, kapag may dumating, naglilinis tayo. Diba? Yan yung mga kadalasang paghahanda natin. Ang ating Panginoong Hesukristo, ang gagawin nating paghahanda ay paglilinis din. Paglilinis sa ating puso at sa ating kaluluwa. Ulitin ko po, while preparing for the coming of our Lord Jesus Christ, ang isang gagawin natin ay to clean our heart as well as to clean our soul. No? Na sa pagharap natin sa ating Panginoong Hesukristo, malinis ang ating kalooban, malinis ang ating puso, at lalong-lalo na sa lahat, malinis ang ating kaluluwa. Mga kapatid, paano nga ba natin linisin ang ating kaluluwa at linisin ang ating kalooban, ang ating puso by repentance? Pagtalikod sa mga kasalanan na ating nagawa. And unfortunately, no, it's easy for us to acknowledge na makasalanan tayo. Alam naman po natin yan. Kahit nga sa misa, sinasabi natin, no, na tayo ay makasalanan. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya at grasya, linisin mo sana ang aking mga pagkukulang at mga pagkakasala. Kaya nga sa misa, sinasabi ng pare, no, from the very beginning of the mass, sinasabi ng pare, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay aminin na natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang na dala ng ating kahinaan. At inaamin natin yan, no? Sinasabi natin yan, inaamin ko po na tayo ay makasalanan. Ulitin ko po, it's easy for us to acknowledge na may kasalanan tayo, na makasalanan tayo. But hard for us to repent. Diba? No? Na in-acknowledge natin na makasalanan tayo, pero mahirap na tumalikod tayo sa ating mga kasalanan by repentance. Kaya nga minsan, bumabalik-balik pa rin tayo doon sa mga kasalanan natin na ginagawa kasi ina-acknowledge lang natin, Lord, I have sinned, no? I am a sinner. Pero hindi natin tinatalikdan ang ating mga kasalanan. Sa pangalawang linggo ng Adbiyento, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon through the voice of Saint John the Baptist na ang sabi niya, talikdan natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang. Repentance, repent, no? Sa pamamagitan ng pagtalikod ng ating kasalanan, nililinisan nito ang ating kalooban at ang ating kaluluwa. Alam niyo po mga kapatid, ang pagtalikod sa kasalanan, na turning back, na return. Diba? Pagkatapos ng misang ito, inanyayahan ko kayong magmuni, mag-reflect, ano kaya ang paboritong kasalanan ko? Ibig sabihin na parati kong ginagawa at gusto kong kalimutan at gusto kong talikdan. Alam ko, marami tayong mga kasalanan.
pero meron tayong kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa. Kaya I would like to reflect, no? Sa inyo, sa atin, ano kaya ito at gusto ko itong taligdan? By doing repentance, because repentance is no turning back. Kapag sinasabi natin, suko na ako, ayaw ko na magkasala ulit. Ibig sabihin ito, ang pagtalikod ay ayaw mo nang balikan. Ganon ang repentance, pagtalikod sa mga kasalanan natin. Pero hindi po natin ito magagawa kung wala ang tulong ng Diyos. Ang pagbabalik loob at pagtalikod sa ating mga kasalanan ay hindi natin magagawa kung wala ang biyaya at ang tulong ng Diyos. No? Kung tayo-tayo lang at hindi tayo umaasa sa tulong ng Diyos, hindi natin magagawa ang pagbabago, ang pagtalikod sa ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat gusto din ng Diyos na ikaw ay magbago. Gusto din ng Diyos na sa kaniyang pagbabalik ay malinis ang iyong konsensya, malinis ang iyong kalooban, at malinis ang iyong kaluluwa. Masaya, maganda na maabutan ka sa pagwawakas ng panahon, na maabutan ka sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo na malinis ang iyong kalooban at malinis ang iyong kaluluwa. No? Kaya mga kapatid, ang panawagan sa atin sa pangalawang linggo, ikalawang linggo ng Adbiyento, pagtalikod sa ating mga kasalanan. Again, it's easy for us to acknowledge na meron tayong kasalanan, pero it's hard for us to repent at magbago at magtalikuran ang lahat ng mga kasalanan ng ating nagawa. Ulitin ko po, hindi natin ito magagawa kung wala ang tulong at biyaya at grasya ng Diyos. Kung gusto nating magbago, kung gusto nating magbalik ng loob sa Diyos, humingi tayo ng tulong ng Diyos, sa Diyos. At tutulungan ka ng Diyos sapagkat kagustuhan ng Diyos na ikaw ay magbago. Magsitayo pong lahat. Ipagpatuloy natin ang ating banal na misa sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong. Na may gatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista na naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautista ang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Jesucristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan. At wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan.
Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba, nawa tayo at isaalang-alang ang pagiging tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay relihiyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan kami niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maintampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niya'y kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaan.
Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa, at ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Iyong bayan, panahon.
Announcement. Available pa rin po ang ating official na calendar 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, mula ikalima ng umaga hanggang ikawalo ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming kamtin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabaspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hingin ang pagbabaspas ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos sa mga nabugtong na anak ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at palikpakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nakatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, naramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,